Right love, wrong time sa panulat ni Princess Cadavona. Dear tambayan sa DWIZ, magandang araw po sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan kung sakali man na binabasa niyo ang mensahe kong ito. Ako po si Alexia, 27 years old. Kasalukuyang naninirahan dito sa lungsod ng Maynila. Isa po ako sa inyong libu-libong taga-subaybay at laging nakaantabay sa inyong programa. Hindi katakatakang parami ng parami ang inyong mga listeners at viewers dahil totoong nakakaaliw at kaabang-abang ang inyong programa. Lalo na ang segment ninyo na may radio drama na live na live. Kaya naman naisipan kong ibahagi ang kwento ng aking buhay at sana ay magbigay inspirasyon sa inyong mga namanonood at nakapakinig. Pag may gusto kong isang bagay, gagawin mo ang lahat para makuha ito. Paghihirapan mo upang makamit mo ang inaasab-asab na tagumpay. Hindi man madali ang mga pagsubok na tatahakin mo, pero batid mo na kasama iyon sa buhay. At hindi ka dapat masiraan ng loob o mawala ng pag-asa. Narito po ang aking kwento. Masarap itong nilutong binagoong ni Yaya. Tiyak na mapaparami na naman ang kain ko nito. Sinabi mo pa, honey. Pina-enroll ko yan kasi si Yaya sa cooking class. Siyempre, dagdag kaalaman din yon para maipagluto niya tayong masasarap na putahe. Tama yon, Han. Sa buhay, alam mo naman, hindi sapat yung may kaunting nalalaman ka lang. Dapat lagi kang gagawa ng paraan para madagdagan pa ang kaalaman mo. Hindi ba, anak, Alexa? Tama po kayo, Dad. Kumusta nga pala ang iyong pag-aaral? Okay naman po, Dad. Nagre-review po ako gabi-gabi. Mabuti yan. Pagbutihin mo yung lalo, ha? Okay? Yes, Dad. Dapat lang dahil ang mahal ng tuition mo, Alexa. Studies lang muna dapat priority mo. Wala mo ng nobyo, okay? Pagka-graduate mo na lang ng college. Tama. Yes po, Mommy. At saka kung makikipag-nobyo ka, ha? In the future, siguraduhin mo mayaman. Kasi maraming oportunista ngayon, maraming user. At para na rin syempre sa kinabukasan ninyo, pareho. Mas maigi-iha kung pareho kayong galing sa mayamang angkan. Alam mo ba na isa sa dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa ay pera? Trisha, honey, hindi mo naman mapipigil ang anak natin kung sino ang lalaking mamahalin niya. Wala tayong control pagdating sa bagay na yan. At saka, isa pa... At ano gusto mo, Fred? Magdildil ng asin tong anak mo? O siya mismo ang bubuhay at magtatrabaho para sa lalaki? My gosh, you should be thankful to me, Fred. Dahil pinapayuhan ko ng tama si Alexa. Kaya, iha, listen to me, okay? Mayaman ang pipiliin mo maging first boyfriend pag nakagraduate ka na. But for now, studies first. Huwag ka muna makikipagnobyo, ha? Opo, Mommy. Mami, crush po pwede. May crush na po kasi. Hindi pwede yung crush-crush na yan dahil dyan nagsisimula yan. At Trisha, isa pa. Naman, Trisha, pwede naman siguro magka-crush dahil natural lang yan sa isang teenager na katulad niya. Basta gagawin niyang inspirasyon lang yun sa pag-aaral. Diba, Trisha? There you go again. Kinukonsinti mo na naman yung anak mo. Lahat talaga ng sinasabi ko, kinukontra mo. Hindi naman sa ganun, Trisha. It's not what you think, honey. It's just that... Ay, nako. Lagi mo na lang yung kinakampihan tuwing pinapayuhan ko siya. Diyan na nga kayo. Wala na ako ng gana. Sana naman pupunta ka, Trisha. Trisha! Trisha! Ay, nako. Pagpasensya mo na mami mo, ha, Alexa. Pagod lang siguro kaya ganun. And she loves you that much. Kaya siya ganun ka-protective. Minsan overprotective pa sa'yo. Okay lang po, Dad. I understand, Mommy. Minsan ay nalulungkot ako dahil walang tiwala sa akin ng mami ko. Hindi ko naman pinagbabayaan ang pag-aaral ko, pero lagi siya nagdudura sa akin. Hindi ko rin matanggap ang rule niya na bukod sa bawal makipagnobyo hanggat hindi pa nakaka-graduate ay bawal din magka-crush man lang. Oo mga katambay, may crush kasi ako sa university na pinapasukan ko. Hindi siya yung tipong ng ideal man sa paningin ng mami ko dahil hindi siya mayaman. Sa katunayan ay mahirap lang ito, pero masipag mag-aral at gwapo. Scholar siya sa aming university, mukha itong mabait kaso ay lagi itong busy. Hi Martin! Last day. Ikaw pala. Mukhang busy-busy ka dyan, ah. Malapit na kasi ang midterm natin, eh. Kailangan ko ma-maintain ang mataas na grades para hindi mawala ang scholarship ko sa university na to.
para magkaroon ako ng ganda kinabukasan. Pag naging asawa mo ako, hindi mo na kailangan magpakahirap na magtrabaho dahil may kaya ang pamilya ko. May sinasabi ka ba, Alexa? Wala. Ang sabi ko, kung kumain ka na ba, tara, kain muna tayo sa kantin. Sagot ko. Next time na lang, Alexa. May baon naman ako. Yun ang kakainin ko. Niluto sa akin ng nanay ko. Ganun ba? Sige, sa ibang araw na lang siguro. Basta, kung kailangan mo na makakausap, andito lang ako palagi, ha? Oo. Thank you, ha? You're welcome. Sige, mauna na ako. Bye-bye, crush! Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Martin nang tanawagin ko siyang crush. Namula pa ang mga pisngi nito, mga katambay. Lalo tuloy akong na-inspire sa mag-aral ng mabuti. Matagal ko na siyang crush. Isang taong mahigit na. Hindi na nga lang yata basta crush itong nararamdaman ko dahil malimit ko siyang maisip. At kung minsan pa nga, laman siya ng aking mga panaginip. Marahil gusto niya rin ako. Kaso ay busy lang siya lagi. Ayos lang naman. Willing naman ako maghintay. Gagawin ko na lang siyang inspirasyon para makakuha ako ng mataas na punto sa aming midterm exam. At hindi ako binigo ng aking pagkangi sa kanya dahil nang lumabas ang resulta ng aming midterm exam ay kasali ko sa top 5 na nakakuha ng pinakamataas na score. Masaya akong umuwi para ibalita sa aking mga magulang. Ipagmamalik ko rin sa kanila na si Martin ang naging inspirasyon ko sa aking pag-aaral. Baka sakaling payagan na ako ni Mami na magkaroon ng crush man lang. Siguradong matutuwa ang Mami at Daddy ko pag nakita nilang results ng midterm ko. Asa na kaya sila? Bukas ang pinto ng kwarto nila. Teka, bakit parang may nag-uusap? Teka, pakinggan ko. Ikaw ang pinakamaganda, Trisha. Ikaw lang. Ano pa, Edmond? Baka may makakita sa atin. Baka mauli tayo ni Fed at ni... Nasa business meeting pa ang asawa mo. Kaya ayaw mo lang ako sa gusto ko. Anong ibig sabihin nito? Alexa, anak, kanina ka pa ba dyan? Yes, Mommy. At kitang-kita kong ginagawa niyo ni Ninong Edmond. Hindi na kayo nahiya kay Daddy. Dito pa sa kwarto niyo ginagawa ang kalokohan niyo. Hayaan mo muna magpaliwanag kami ng Ninong Edmond mo. Bumitawan ka muna, Alexa. Pag-usapan natin. Wala tayong dapat pag-usapan dahil sapat na ang makita ko. Ano niyo yung nagawa kay Daddy, Mommy? Napakabait ni Daddy. Hindi niya deserve tong ginagawa niyo. I'm sorry. If you want, sige, pwede ka na makipagnobyo. Kahit hindi ka pag-graduate, pinapayagan na kita. Huwag niyo ibahin ang usapan. Kailan niyo pa niloloko si Daddy? Anak, huwag mo nang alamin. Kailan ka sabi? 3 years ago. Edmund! Kung ganun, ang tagal niyo na palang niloloko ang Daddy ko. Bakit, Mommy? Sana ko lang si Daddy. Bakit? Pagod siya sa kakaasikaso ng manegosyo natin. Pero nagawa niyo pa rin siya lokohin. Hindi ko sinasadya, iha. Paano hindi sinasadya? Anong klaseng sagot yan? Huwag na sana makarating sa Daddy mo to, Alexa. At bakit hindi? Natatakot ako sa pwedeng gawin ng Daddy mo. So gusto niyo na pagtakpan ko kayo sa kataksilan niyo kay Daddy? Ganun ba, Mami? Anak. Mali kayo doon, Mami. Maling-mali! Patawarin mo kami, Alexa. Umalis na lang mo kayo dito ngayon, Ninong. Simula ngayon, hindi ko na kayo dapat pang makita sa bahay na to. Dahil hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko pag nakita ko pa kayo ulitito sa bahay namin! Para akong hihimatay sa galit, mga katambay. Hindi ko matanggap na pinagtataksila ng mami ko ang daddy ko sa kabila ng pagiging mabuting padre pa di pamilya nito. At sa gitpang mas masaklap ay ang paborito kong ninong pa ang karelasyon ng mami ko. Hindi ko alam kung paano sabihin sa daddy ko. Masasaktan ito ng sobra pag nagkataon. At ba ako ano pang maisipan nitong gawin dahil sobrang sama ng loob. Mula noon ay naging malulungkutin na ako. Hello, classmate. Nagiging matamlay ka yata. Ay, ikaw pala, Martin. Oh, hindi na crush ang tawag mo sa akin. Ikaw talaga. Yan. Mas maganda ka kung nakangiti ka. May problema ka ba? Medyo. Pwede ka mag-open up sa akin. May kabit ang mami ko.
Ano? Hindi alam ng daddy ko. At nagigilty na ako. Feeling ko, dahil hindi ko sinasabi sa kanya, nalalaman ko, kasama na rin ako sa mga nag-trailer sa kanya. Eh, di sabihin mo sa daddy mo ang totoo. Sigurado ka? Alam mo, malalaman at malalaman din niya yan. Mas bahingi na yung nalaman niya na ng mas maaga at para gumana din ang nararamdaman mo. At hindi ka na mag-guilty pa. Tama ka. Thank you, Martin. Wala yun. Ikaw pa. So, paano? Crush mo na ako ulit? Wala namang nagbago. O, di yan. Tumatawa ka na ulit. Crush din naman kita eh. Nag-aalangan lang akong magtapat dahil mayaman kayo. At mahirap lang ako. Tsaka isa pa. Shh. Martin, I love you. I love you more, Alexa. Naging kami ni Martin ang araw na iyon. Wala na akong pakialam sa rule ng mami ko na bawal pa ako makipag-dobi dahil undergraduate pa ako. Noong pagtaksilan niya ang daddy ko ay nabawasan ang respeto ko sa kanya. At tama si Martin. Kailangan malaman ng daddy ko ang katotohanan kaya napagpasyahan kong sabihin na rito ang nalalaman ko. Bahala na. Daddy? Yeah. Have a seat. Oh, taka. Bakit ganyan ang mukha mo? May problema ka ba, Iha? Mommy's cheating on you. Ano? Nakita ko sila ni Ninong Edmond sa kwarto niyo. At saka... Hindi magagawa sa akin ang mami mo yan, Alexa. Baka naman nagkakamali ka. At si Edmond? Isa siya sa pinagkakatiwalaan kong business partner. Natula lang na magpunta siya dito at pumunta sa kwarto namin ng mami mo. Dahil may mga controversial na dapat nilang talakayin sa business. Pero Dad, nakita ko sila. Naglalambingan sila. Enough, Alexa. Huwag mo siraan ang mami mo. At saka... Hindi ko siya sinisiraan. Talagang nilunok kanya. Oo, nariyan na pala ang mami mo. Hi, honey. How's your day? Eto, medyo pagod. Ang daming ka-business meeting as usual, honey. Gusto mo, masahihin kita. Later, hon. Oh, Alexa, Iha, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pa bukas at... Yan ang sinasabi ko sa kanya eh. Kaya kung ano-ano ang sinasabi sa akin, dahil marahil ay puyat, stress, to kaya pagod sa school. Like what? Eh, pag pinagtataksilan mo daw ako at saka... Totoo naman eh! Kitang-kita ng dalawang mata ko, Daddy! Han, pwede bang mauna ka na sa room natin? Kausapin ko lang tong anak natin. Sige. Akala ko maniniwala sa akin ang daddy ko dahil dalawa lang namang magkampi simulat sa pool. Kaya't naman hindi ko inaasahan na gano'n ang sagot niya sa akin. Pag-akit ng daddy ko sa ikalawang palapag patungo sa master's bedroom ay kinausap ko na masinsina ng mami ko. Huwag mo na uli ako isusumbong sa daddy mo, Trisha. Alexa, sasayangin mo lang ang pagod mo dahil hindi rin naman siya maniniwala sa'yo. Mami, tigilan niyo na panuloko kay daddy. Maawa naman po kayo sa kanya. Bata ka pa, Alexa. Pag mature ka na maiintindihan mo ko. Hindi kita kailanman maiintindihan, Mami. Hinding-hindi. Katulad din yan ng pagnanais mong makipagnobyo. Kahit hindi pa sa tamang oras. Kaya nga pinayagan na kita para wala ka nang masabi sa akin. Ibang usapan po yun, Mami. Hiwalayan niyo na po si Ninong Edmond. Walang kahahantungan pag-uusap natin to. Palambutin mo ang puso mo, anak. Pakiusap. Huwag ka na uli magsusumbong sa daddy mo. Di ko alam kung anong maaari niyang gawin sa amin ng Ninong Edmond mo kung pagka nagkataon. Napaka-unfair niyo, Mami. Napaka-unfair niyo! Mga katambay, hindi ko matanggap sa sarili kong ina ang sumisira sa aming pamilya. At ang masaklap pa nito, ayaw maniwala sa akin ng daddy ko kahit na isiniwalat ko sa kanya ang buong katotohanan. Araw-gabi akong umiiyak, mga katambay. Nawala na ako ng ganang mabuhay at napansin ito ng aking nobyo. Pumapayat at lumalalim na ang eye bags mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi naniwala sa akin ang daddy ko nang isumbong ko sa kanya ang takatak sila ng mami ko. Ako pang lumabas na masama. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Ginawa mo na ang part mo. Hindi mo nakasalanan yun. Ang hirap lang tanggapin, Martin. Lungkot-lungkot ko. Alam ko, mahal ko. Pero sana, huwag mo na mapabayaan ang sarili mo.
andito ako na nobyo mo. Siyempre, mag-aalala ako pag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Kaya sana, Alexa, kahit hindi magandang sitwasyon at kung anumang pagsubok ang harapin mo, huwag na huwag kang susuko. Kakayanin natin ang problema. Salamat, Marty. Maraming salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Lilipas din ang lahat ng ito, Alexa. Gumahan kahit paano ang pakiramdam ko na makausap ko ang nobyo kong si Martin, mga katambay. Umuwi ako ng bahay na hindi na ganun kabigat ang naramdaman ko upang magulat na lamang ko sa maratnan kong eksena sa sala. Huh? Ano nangyari dito? Edmond! Mami! Ano nangyari? Bakit duguan si Ninong Edmond? Nahuli niya kami ng daddy mo sa akto. At nagpamunong silang dalawa na itulak niya ng malakas si Edmond. Dahilan para mawalan to ng balance at mapago ako. Nasa si daddy? Walis na siya, Alexa. Dala-dalawa ang gamit niya. Dalhin natin sa ospital ang Ninong Edmond mo. Mabilis na idala sa ospital si Ninong Edmond, mga katambay. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rito nagkakamalay. At ayon si doktor na kausap namin ay maluba ang lagay nito. Sinubukan kong kontakin si daddy pero out of reach ang number nito. Napakahabang oras ang lumipas at halos makatulog na ako sa upuan nang maya-maya ay dumating si Martin. Mami! Alexa? Tumawag sa amin ng doktor at malubhado ang lagay ng daddy ko. Daddy, sino? Si Engineer Edmond Alvarez. Sino ng Edmond at daddy mo? Paano? Lately ko lang nalaman ng daddy ko siya. Nakabanding ko pa sa last week at binigyan niya ako ng mga mamahaling gamit. Masaya ako. Kahit ang tagal kong naging sabit sa isang ama. At ngayon nalaman ko na kung kailan na lubang lagay niya. Teka, bakit ka nga pala narito? Siya, daddy mo, ang lalaking kinasusuklaman ko. Ano? Kinasusuklaman mo ang daddy ko? Bakit, Alexa? Siya ang sinasabi ko sa yung karelasyon ng mami ko. Ano? Nagpang-abot sila ng daddy ko. Nabagok ang daddy mo. At saka, pag may nangyaring masama sa daddy ko, hindi ko kayo mapapatawad ng daddy mo! Aksidente nangyari, Martin! Walang puwang sa akin yan ang ano magsabihin mo, Alexa! Ang tagal ko naging sabik sa ama, pagkatapos ay mangyayari ito sa kanya dahil sa daddy mo, hindi ko kayo mapapatawad! Martin! Wait! Preview. Humagulgol ako ng humagulgol, mga katambay. Grabe pala kung magbiro ang tadhana. Of all people, bakit si Martin pa ang anak ng Ninong Edmond ko na hanggang langit ang pagkasuklam ko? Lumipas ang mga linggo ay hindi pa rin nagigising si Ninong Edmond. Maging si daddy ay hindi rin nagbalik. Si mami naman ay unti-unti na hina dahil sa depression. Sumigit ang dibdib nito kaya kinailangan ito i-confine. Lumung-lumo ako, mga katambay. At si Martin hindi na ako kinakausap kahit nagkikita kami sa ospital. Iniiwasan na niya ako. Hello? It's me, Alexa. Dad! Where are you? Hindi na mahalaga kung nasaan ako ngayon. Hindi ko sinasadya ang nangyari sa Ninong Edmond mo. Nahuli ko sila sa akto ng mami mo at nagpambuno kami. Hindi ko sinasadyang maitulak siya. I know, Dad. I know. Dad, si mami, kailangan ka niya. Naka-confine din siya ngayon. At saka, hindi ko pa kaya makita ang mami mo, anak. I'm sorry, anak. Pero, Dad, tumawag lang ako para hindi ka mag-alala sa akin. Bye for now, Iha. Dad, sandali! Kahit paano ay nawala ang pag-aalak sa daddy ko nang malaman ko na ayos ang kanyang kalagayan. Umuwi muna ako ng bahay pagkatapos ay mag-usap sa cellphone. Pagdating ko ng bahay ay nanibago ako. Ang dating masayang tahanan ay binalot na ng nakabibinging katahimikan at walang kapantay na kalungkutan.
na mag-umaga ay bumalik ako sa ospital, saktong nagising naman ang mami ko. Pinalapit ako rin sa kanya. Anak, anak, hindi na ako magtatagal. I just want to say, I'm sorry for everything. Please, mami, huwag na kayo magsalita. If ever na mawawala ako, pag nagising na ang ninong Edmund mo, tell him I love him, okay? Mami, hindi niyo ba minahal si Daddy kahit konti? I love your daddy, Iha. Believe me, I really do. It's just iba ang pagmamahal na inukog ko sa ninong Edmund mo. Hindi ko kayo maintindihan, Mami. Pwede ba talagang magmahal ng dalawa? Time will come na you will understand me, ang daddy mo. Siya yung soulmate ko. Pero ang ninong Edmund mo, siya yung twin flame ko. What? Lalo lang ako naguluhan, mami. You don't have to understand, darling. All I want is your forgiveness. Mami! Pag nagbalik ang daddy mo, at wala na ako, please tell him, I'm really, really sorry. Please, don't say that, Mommy. Magpagaling ka. Guys, di na ako magtatagal. I love you so much, my daughter. I love you too, Mommy. Mommy? No! Mommy, wake up! Nurse! Nurse! Iniwan na ako ng mami ko, mga katambay. Napakasakit kahit wala pala. Minsan ay nagagalit ka sa nanay mo. Malulungkot ka pa rin kapag nawala na siya sa mundong ito. Hindi nagtagal ay pumanaw na rin si Ninong Edmund. Dahilan para lalo akong kasuklaman ni Martin, mga katambay. Ang daddy ko ay dumating sa mismong libing ng mami ko. Thank you, Daddy. For the last time, napatawad niyo si Mommy. Hindi ko magagawang magalit sa kanya nang matagal. Masakit. Oo, masakit. Pero kapag mahal mo ang isang tao, mapapatawad at mapapatawad mo siya. Daddy, sakali mang makahanap ka ulit ng bagong mamahalin, ayos lang po sa akin. Palagay ko ay hindi na mangyayari yun, anak. Ang mami mo lang, siya lang ang kayang mahalin ng puso ko. Mabuti pa ang daddy ko. Napatawad na ang mami ko. Kailan pa bang may mangyaring masama sa akin para mawala na ang galit sa akin na aking nobyo? Si Martin. Alam kong mahal na mahal pa rin niya ako, pero nabubulag siya ng kanyang galit. Gagawa ako ng paraan para makausap ko siya. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. Isang umaga, isang lihim ang aking natanggap mula kay Martin. Dear Alexa, ito ang una't huling sulat na matatanggap mo galing sa akin. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng meron tayo. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Aaminin ko, mahal pa kita. Pero gusto ko rin malaman mo na hindi ko kayang makisama sa daddy mo dahil siya ang dahilan kaya nabagok at namatay ang daddy ko. May mga bagay siguro na hindi nararapat. Kaya huwag na nating ipilit pa. P.S. Huwag mo na akong hanapin pa. Dahil habang binabasa mo ang sulat kong ito, ay nasa malayong lugar na ako. Martin. Nayakap ko ang liham ni Martin habang lumuluha, mga katambay. Wala na siya sa buhay ko. At hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin. Dumurugo ang puso ko, mga katambay. Mahal na mahal ko siya. Ngunit ayaw na pagkakataon. Ayaw ng panahon. Nagpakalayo-layo na siya. Ngunit ako, umaasa akong magkikita kaming muli balang araw. Yung wala na ang puot niya sa akin. Sa amin ng daddy ko. Siya lang pag-ibig ko. Siya lang.
Alexa. And if they're calling you away. Oo, best actress! Dinadamay niyo lang ako. So ito, ang pinagkakilala ko, syempre, ang mga nagsiganap dito sa Right Love, Wrong Time. Unang-una, syempre, si Martin at saka gumanap din na si Edmond. Walang iba kundi ang commercial actor and model, Rush Juzel. Thank you so much po. Tapos, syempre, ako si Fred. Ang sunga-sunga. Syempre, ang ating narrator na walang iba kung hindi, syempre, si Beyonce. Syempre, of course, si Kuya Winner, ang ating sound technician. And sa kauna-una ang pagkakataon at talagang kahangahanga, nagulat ako, napaiyak ako, grabe. Ang gumanap na si Trisha, walang iba, si Attorney Trixie Cruz-Angeles. Ako si Phil. Parang bumalik tayo sa college. Oh, no. Sa college. Oh, yeah. College. Sorry. Of course, si Alexa. Ayon, si Princess Cadavona. Ang sumulat yes. mismo. Sorry. Akala ko na nagulat ako kasi ang galing talaga. Oo, first time. Pero sa totoo lang, nag-acting ka na rin sa mainstream media. May pelikula ka nilabasan, di ba? Yeah. Oo, meron. Women's Correctional. Oo. Pero ang galing ha, kasi ang tari niya nung una, tapos biglang nag-iba. Ang galing transition, transformation, ano. And then sa ending, talagang, naghihingalo. Ang daming nagulat. Nagulat ako. Ayun, ang comment section natin kay Atty. O, diba? Nagulat lang sila. Correct, actress na. Correct, ang best actress. Ang nababasa ko dito. Sabi ko, kaya mag-senator, pag ano ka nila mag-actress. Oo.